Nananatiling prioridad na mabigyan ng bakuna laban sa coronavirus disease ang healthcare workers, mga mahihirap na Pilipino at uniformed personnel. Iginiit ni Health Secretary Francisco Duque III na walang ibibigay na VIP treatment sa mga government official na nais magpabakuna kontra COVID-19. Babantayan po natin yan. Kaya maganda po ang papel ginagampanan ng media dahil talaga nga kasama po namin kayo na mag-mamatsyag. We will look into this that wala pong mga tinatawag natin VIP treatment. Isinusulong naman ni Senator Francis Pangilinan na maisama ang mga magsasaka at mangingisda sa mga unang mabibigyan ng libreng bakuna kontra COVID-19. Aniya, may tuturing din na frontliners ang mga ito dahil araw-araw silang kumakayod upang mabigyan ng pagkain ng mga Pilipino sa gitna ng pandemya at ng mga nagdaang kalamidad. Dagdag pa ng senador, hindi rin maikakaila na karamihan sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa ay kabilang sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Nais naman ni Senator Sherwin Gatjalian na mapabilang ang mga guro, school administrators at mga kawani ng mga paaralan sa prioridad na makatanggap ng COVID-19 vaccine. Aniya, mahalaga na mabakunahan ang mga guro para maging ligtas at maging kampante ang publiko sa posibleng pagbabalik ng face-to-face classes. Hiling naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III isama sa priority list ang mga minimum wage earners at OFWs. Kaya kailangan yakin natin ang kaligtasan ng ating mga minimum wage workers para matiyak natin din yung ating negosyo at ang ating economic recovery. Doon naman sa mga overseas Filipino workers, hindi ba natagurian silang bagong bayanin? Sang-ayon naman dito ang Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines dahil laging lantad sa panganib na mahawa o makahawa ng sakit ang mga manggagawa. Nangangamba naman ang Employers Confederation of the Philippines na hindi kakayanin ng mga maliliit na negosyante na mapabakunahan ang kanilang mga empleyado. Kahit anong gawin natin, hindi kaya magpapakuna nun. Yung nga lang 13 months, alam mo naman ang kahirapan tayo. Diyan pa may sa bakuna na yan, yan talaga dapat ang gobyerno ang gastos yan. Ayon sa DOLE, maaari namang sagutin ng gobyerno ang gastos sa mga bakuna sa mga manggagawa o kaya naman ay sa mga employer. Grace Casin Cosare, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.